Hello, what's up guys? Welcome back to Good Bro Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another video reaction video. And this time, I'm gonna talk about Anya Nimbus featuring Issue Rae, official visualizer. I-like muna natin guys at huwag nyo kalimutan na mag-follow, mag-like, mag-subscribe kay Nimbus. Isa sa pinaka-paborito kong artist sa panahon ngayon. Dahil kung di nyo na itatanong, lagi ako nakinig ng mga kantang nilalabas niya. Magaling talaga mga si Nimbus, lalo na pag pinaglalaanan niya ng oras. At yung mga tunog at musika na trip niya, trip ko din. You know? Ganun pa man guys, maraming salamat guys. Kung nandito pa rin kayo, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share. At you know, mag-comment kayo kung anong reaction niyo sa video na to. Huwag kayo magagawa, huwag kayo magsasaktan kung ano masabi ko rito. Ganun pa man, ito ay isa lamang tumatakbo sa isip ko. Ganun pa man guys, gawin natin ito guys para makarami tayo. Anya Nimbus featuring Issue Rae, official visualizer. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Let's get it. Visualizer. Ganda ng ano din, oh. Natutuwa ako kasi yung mga tunugan ni Nimbus, parehas ng taste ko. Parehas kami ng ano. Kaya lang, minsan nagtatalo yung nais ko, yung gusto kong estilo, tapos sa gusto kong makamit. You know? Kasi meron kasi bagay na shit, ang ganda ng musika na to, ang ganda ng R&B na to. Gawin ko siyang parang tinatawag na inspiration para makagawa ko ng musika. Pero minsan parang nilalaro ko siya to the point na parang gusto kong angkinin yung musika na narinig ko pero in a way na parang sa sarili kong version. Kaya minsan ang hirap din kasi gumawa ng makinig ng musika tapos parang ahin ko ba to parang ano. Gusto ko manatili na yung musika ko original, you know. Kasi yung pinakamahirap eh. Karamihan ng mga tunog ngayon kasi puro pare-pareho na, 'di ba? Ang hirap makahanap, agawa ng original na parang magsasabi na pag narinig mo yung ganitong klase ng musika, automatic Plan Motif yan. Woo! Shout out One Mix! Salamat sa PF Pro! Salamat kay Nimbus! Magandang musika! Yeah! Wow, ang ganda naman ng verse na yun. Ang daming mga bagay na nilabas siya, na information na may katotohanan naman. Direkta ka agad. You know, at may mga tao talaga na ganun guys eh. Kasi hindi nila makontrol yung pag-ibig na gusto nila. Minsan kasi meron silang makuha eh, na nagkakaroon sila ng addiction sa attention na nakuha nila eh. Which is okay lang naman yun. Walang problema doon. Kasi dahil sa mga ganong klase ng mga tao, ano, nagkakaroon ng balance ang mundo. Kasi 'di ba, kung pare-parehong totoo yung mga tao, parang hindi na tayo mabibigyan ng karapatan mag-isip. So, mga tao may manloloko talaga, meron talaga mga plastic, meron talagang traitor, ganun talaga eh. At dahil doon tumatalino tayo kasi nababasa natin yung mga tao na dapat nating iwasan, na dapat nating ano, kasi nga sabi nila, 'di ba, may darating talaga na tao sa buhay mo para turuan ka ng leksyon, di ba? Tapos may darating din na tao sa buhay mo na ikaw naman yung magtuturo. Tapos may darating din sa buhay mo para, di ba, na pagandahin yung buhay mo. Tapos mayroon din darating sa buhay mo na para pahirapan ka. Pero lahat yan, paano ba natin titignan? Sabi nga nila, yung pagtingin natin sa bagay o sa experience natin sa mga taong ito, yung mga binibigay nila sa atin talaga, hindi naman talaga hirap eh, di ba? kundi talino, kundi leksyon, you know. Pero deep inside, gusto niyo ng sikreto. Ito yung sikreto na gusto kong i-share sa inyong lahat at sana maintindihan ninyo.
Maraming mga tao na ayaw sa atin. Maraming mga tao na hindi tayo gusto. Maraming mga tao na balak tayong saktan, traidorin, mga bagay na lalo na sa social media sa panahon ngayon. Sa panahon ngayon, minsan naiisip natin na parang gusto natin gumante, gusto natin manaksak, gusto natin silang, you know, saktan, you know, maramdaman din nila yung hirap na ginagawa nila sa atin. Nakaka-frustrate yun. Pero minsan naiisip natin, sila ba talaga yung nagbibigay sa atin ng frustration o tayo mismo? Yung reaction natin sa bagay na yun. Minsan kasi yung feelings natin yun eh. Pag hindi mo nalang pinansin, huwag mo nalang pansinin. Kasi at the end of the day, hindi naman tayo nagsasayang ng oras sa bagay na yun eh. Kailangan nating ma-master yung sarili natin. Di ba? Na parang, you know, minsan, I mean, you know, may mga milyonaryo, may mga, walang milyonaryo na pagtatawanan kapag nag-start ka ng business. Walang bodybuilder na pagtatawanan ka kung kay start mo lang mag-gym, di ba? Walang artist na sikat na pagtatawanan ka dahil nag-start ka magkumanta o mag-rap, you know? Walang ganun. Walang musician o sikat na banda na pagtatawanan ka dahil kaka-start mo lang magbanda, di ba? Ang tatawa lang sa iyo yung mga naiinggit sa iyo at mga nag-uumpisa lang din na hindi naging successful. Bakit gusto nilang hatakin ka pababay? Yun lang naman yun, guys eh. Kasi walang millionaire yung sasabihin sa iyo, you know, pag nag-start ka ng business, you're not gonna make it, no? Because naiintindihan nila kung saan ka nag-i-start kasi pinanggalingan nila yun. Bakit nila pagtatawanan yung version nila nung panahon na sila ay nandoon sa position mo? Kaya alam nila yun. Kaya ganun yun. Walang problema doon. At saka sa mga ganyang klase ng mga bagay yan. Katulad niyan, mag-release lang kayo ng mag-release ng mga musika. Gumawa lang kayo ng gumawa ng mga kanta. Makipag-collab kayo ng makipag-collab. Kasi kailangan yun eh. Diba? Mayroon kayong proyekto palagi. Diba? Ipakilala ninyo yung sarili nyo. Diba? Ganun talaga. Tuloy natin, guys. At doon sa nangyari, may mga tao talagang ganyan. May tao talagang ganyan. Minsan, papaano ba natin i-handle yung nararamdaman natin? Kasi nga, masakit talaga. Ganun talaga yun. Diba? Eh di ko nasasaktan ka, di hanap ka na lang ulit, ganun. Wow. Ikot mo lang. Ganda naman ang boses na ito. Well, kasi ganito guys eh. Ito, hindi ko din na-downgrade yung mga kababayan. Pero ang napakahirap kasi sa mga babae na magkaroon ng trabaho. Diba? Parang kailangan nila palaging i-prove yung sarili nila na worthy sila. Minsan sabihin ng mga babae na, oh, I am independent woman. Kung ayaw mo ng independent woman, huwag mo akong i-date. Parang ganyan. Huwag mo akong ligawan. Bakit may mga ganun? May mga babae kasing medyo tanga-tanga din kasi. Yung sinasabi mong independent woman ka na may trabaho ka, na ginagawa mo ba, yun ay responsible ng mga adult. Ba't mo ina-explain yung bagay na kailangan mo talagang gawin? Dahil lahat ng adult ginagawa yun. Siyempre, adult ka eh. Diba? Lahat, kahit lalaki. Once na dumating sa certain age, kailangan mo talaga magtrabaho. Hindi mo dapat ipagmalaki yung kasi normal yun. Natural yun, di ba? Na kailangan mo magtrabaho, kailangan mo buhayin yung sarili mo. Matanda ka na, kailangan na mga asa ka pa rin sa pamilya mo. Di ba? Ganun talaga. So, may mga ganun talaga, guys. Kasi may mga babae din na hirap na magtrabaho. Meron ngang, magandang idea din kasi yun na kailangan mo talagang isipin na kailangan mo ng maayos na partner. You know, yung masipag din, may talino din. Para kasi pinapahirapan natin yung sarili natin palagi na parang tayo lang palagi nag-iisip. Hindi, kailangan mo talaga maghanap ng tao na matalino din. And at the same time, hindi lang yung, kasi ilang porsyento lang yung kaya natin gamitin sa utak natin. At least, pag meron kang kasama na matalino, may alam, may kakayahan, you know, edi, you know, madadagdagan yung porsyento ng utak na ginagamit mo. Kasi hindi lang ikaw mag-isa, dalawa na kayo. Diba? Tuloy natin. Umaga ay hindi ko na kinaya, aking damdamin ay hindi ko na madaya, na marinig ko ang kanyang mga litanya, nagpa siya na ako na lang ang magparaya. Damn. Alam ko na wala na nga akong pag-asa, na sa'yo ako pa nga ay umasa, na pag-ibig mo'y aking matatamasa, dayain ang sarili ko ay hindi ko na kaya, hanggang sa nagpa siya ako na umalis. Woo. Dahil ang sakit ay hindi ko na matiis. Damn. Ay sa otawan at ako ay mabilis, gusto kong takasan na ang sakit na nakapigis. Wow. Ang mga naluwa na hindi ko matiis, tapos sa silinyador dahil sa inis, nang ako'y mapapigis, hindi ko man lang napansin, pag dila tamatatila na bulag paningin, nang akala ko
niya. Shoutout dito kay Nimbus. Ha. Parang totoong istorya nga to kasi napalitan ko si Nimbus na banggay. si Nimbus kasi masyadong marupok eh. Marupok si Nimbus. Ako rin naman, marupok din naman ako. Kaya naiintindihan ko rin naman yun. Kasi ang mga lalaki talaga, grabe din talaga magmahal ng mga lalaki. Which is understandable. Hindi ko masisisi yung mga lalaki pag nagmahal. You know? Ganun talaga. Wala kang makikita. Mga babae lang naman ang madalas mag-cheat. Ang laking porsyento. Mga cheater talaga mga babae. Which is, wala naman tayong magagawa dun. Kasi ano, nasa ano nila yun, nasa DNA talaga nila yun. Kasi meron tinatawag na survival and replication. You know? Kailangan nilang mag-survive and mag-replicate. Pag nakikita nila, yun yung ano nila, choice nila yun. You know? At the end of the day, you have to be the best man. Huwag mong isipin yung mga babae, you have to be you. You have to be the best version of yourself. Palagi. You know, huwag mong isipin yung babae, huwag mong isipin yung kung sino man magsasabi sa'yo, ano mong gusto nang gawin. Isipin mo palagi yung sarili na maging the best ka. You know, tapos yung sarili mo, paligiran mo lang ng mga the best na people din, matatalino, tunay, and at the same time, hindi emotional, hindi rin nakikinig sa mga sabi-sabi ng iba. Kailangan niya maging solido. Diba? Regardless kahit anong mangyari. Meron kang limang kaibigan, di, yun lang, mag-focus ka lang doon. Kilala kayo, kilala doon yung hirap mo, di ba? Kasi dumating sa point na parang ngayon, lahat ng gusto kong makamit sa buhay, nakamit ko eh. Nag-iisip na ako ng bagay, katulad kahapon, nag-usap kami ng dad ko. Kasi malapit na rin birthday ng kapatid ko, malapit na rin yung birthday ng mom ko. Dumating pa yung kuya ko rito galing Pilipinas. Ngayon nag-iisip naman ako, ano kayang magandang bagay na kaya kong paglaanan ng pera. Maglalabas ako ng pera pero mag-i-invest ako na, you know, merong profit. Tapos nag-usap ko man ng dad ko, sabi ko, bumalik ka na lang sa pagpipinta. Magpintor ka na lang ulit. Kasi dati kasi guys, may business ako. Meron akong, nag-i-exhibit ako. Pintor kasi talaga ako eh. Kasi nagpipinta ako dito sa Amerika, nag-i-exhibit ako, dinidisplay ko yung mga painting ko, binibili yun. Ganun. Tapos may mga bot-bot ako sa mga event-event. Tapos napaisip ako, sabi ko, gawin ko kaya yun. Ano kasi guys eh, ang parang business kasi yun guys eh. Hindi nila alam kung gaano kahirap magpinta sa canvas. Pakahirap nun guys. Ang hirap nun. Tapos ang tagal. Ang painting ko siguro, meron pa akong 12. Hindi ko pa, nasa storage pa rin, kailangan mong ibenta. Diba? At ang hirap maggawa ng painting ngayon at makipagsabayan, especially sa panahon ngayon na may AI na guys. Kahit sino pwede na maging artist eh. Ini-AI na lang nila yung lahat dito sa Amerika. Diba? Kaya napakahirap makipagsabayan sa panahon ngayon. Kaya naisip ko, pag meron akong pangarap, automatic yun, nag-ghost ako eh. Hindi nyo na ako mararamdaman yun for 1 year, 2 years. Kasi focus na ako sa bagay na yun. Kung gusto ko maging mayaman, ganun din dapat yung mentalidad ninyo. Pag may gusto kayong marating sa buhay ninyo, gawin ninyo. You know, wag na lahat ng distraction, iputulin ninyo at mag-focus lang kayo dun. Yun yung pinaka-the best dun, guys. Kasi ang hirap pag, ano, pag distracted kayo, may focus kayo sa ganitong bagay, tapos may gagawin kayo, ganun. Eh, usapang ano naman to, relationship eh. Pag maging okay yung buhay ninyo, automatic, kung sino man yung gusto ninyong babae o crush ninyo, ma-appreciate kayo kasi nakikita nila na you're working hard. Tuloy natin. Ingat mo lang, kaya ko kahit iwan lang, ginabangan. Wow, ang ganda naman ang kanta guys. Na-appreciate ko na kagad. Nakaka-inspired. Ang ganda rin ng pagkapili ng musika. Shoutout sa PF Pro. Ishray Robregado. Ang daming kilala ni Nimbus na magagaling talaga eh. Magagaling kumanta, magagaling mag-rap eh. Hirap. Galing. Anya. Ano kaya meaning ng Anya Anyari?
Anyari. Anya yung pangalan ng babae. O, paano ba? Maganda yung first verse niya. Na-appreciate yung first verse. Yung second verse, anticipated ko na eh. Kasi meron siya mga binabanggit na parang connected dun sa aksidente. So parang anticipated ko, parang ma-aksidente itong taon to. Which is very obvious naman sa profession ko. At yung mga tao na magaling mag-observe, na-appreciate nila. Kung bakit ka ba na magdurugo ang mga suwal na sa akin itinulog mo mga tinig at patalim na itinarak mo tanong ko lang kung bakit ako panapili mo nasa talatara para panlokohin mo ang inakala ko ang hell sungay pala'y nakatago lang sa maamo mukha na demonyo masakit palang isipin na nagkamali ako na babaeng inakala ko seryoso di ako nakasabay sa larong pinakuso napakasakit palang maloko sa larong ito lang kami kabisado sa pag-ibig na ako ang laging dihado dami natin pwedeng pag-usapan sa mga ganito mga musika guys eh. Dami pwedeng pag-usapan. Kasi pwede kong i-express yung experience ko at itugma ko sa experience ng ibang tao. Kasi ang dami mga bagay na pwede tayong pag-usapan guys. Ganun pa man guys, maraming salamat. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like yung kanta ni Nimbus. Mag-subscribe din ka kay Nimbus. Napakadali namang hanapin ng ano niya ng YouTube niya, Nimbus TV. Ayun. Yun. Kung napakinggan nyo na yung bago kong kanta, 10,000, check nyo lang guys. You know, marami akong magiging kakulab, marami akong magiging guest sa YouTube ko. You know, papakita ko sa inyo na you know, kahit pa paano gumagawa ako ng bagay. You know, kasi hinahandugan ko kayo ng mga bisita. You know, at the same time, musikang bago. Kasi gusto kong makita ninyo na although retired na ako, sinusubukan ko pa din. Hindi sinusubukan na bumalik sa eksena, but you know, mag-ambag. Yun, nasa isip ko mag-ambag lang kahit pa paano. Yun, at pakita sa inyo na kaya ko mapagsabayan sa mga bago. Diba? Kasi hindi naman, musika naman yan, hindi naman yan nalalaos guys. Eh. Sinasabi na luma na, hindi nalalaos yan guys. Forever yan dyan. May mga kanta nga nung 1996, 1995 pinapaingan pa yun hanggang ngayon. Eh. Diba? Ayun. Yun lang naman yun guys. Huwag niyong kakalimutan yun na ang musika hindi siya nalalaos. Anytime pwede niyong pakinggan. Ang mga pinapaingan ko nga, isipin niyo Bruno Mars, you know, Bone Thugs and Harmony. Ito, itong week na to, pinapakinggan ko Bruno Mars, Bone Thugs and Harmony, ano pa ba, Alicia Keys, o Usher, Neo, o Backstreet Boys, diba, Justin Bieber. Nakikinig nga ako ng mga ganun guys eh. Itong week na to, nakikinig ako kasi gusto kasi na ma-filled yung soul ko ng iba't ibang klase ng musika at nota. You know. Ganun pa man guys, ingat kayong lahat dyan. Galingan ninyo sa lahat ng bagay na gusto nyo sabuhin nyo, sa pamilya nyo, mga kaibigan nyo. At mga tao nakapaligid sa inyo, huwag nyo kalimutan guys, magdasal. Promise, magdasal kayo palagi para yung katauhan ninyo maging okay at yung paligid ninyo maging okay. Positive lang kayo palagi. Plan motif nga pala na Good Bug Pro, ingat kayong lahat dyan. Peace out.